Continue tayo, ha? Continue po tayo. Salamat po sa testimonies. Gusto ko lang linawin po, ano, yung gagayahin yung magbasag na gano'n. Na dala lang ako ng emosyon. Kasi nga, so, yeah, yung gagayahin. Nakabali rin tayo. Amen? So, yan. Basagin niyo pag sa intro. Okay? Nakonvert kayo. Ang Diyos Diyos at dyan. Huwag niyo basagin sarili niyo. Sugugin. Huwag niyo dami yung kapit bahay niyo. Basta sa intro yun. So, mali kayo ginawa ko naman. So, tutanay ko naman yun. Okay, so this time ay oras na. 10:30. Tuloy po natin. Tapos sila natin itong dalawa at tatlo. Tapos natin. So, hindi na nagkulang ako dito ng mga verses. Number one, Bible is the sole authority for all faith and practice. But number two, sabihin nyo na, autonomy of the local church. Ano yung auto means self? Nomi, ewan ko. Ang sabihin ng autonomy, self-governing. Self-governing. Ibig sabihin, malaya na po tayo sa, hindi, the other term dyan is independent. Okay? Kaya isa po, tama ba? Ayan, isa yun sa mga ating, ano, sa apat na, kasi nga, mga ibang baptist ngayon, isang dumedepende na, hindi na independent, dumedepende na. Meron po akong nakinig gano'n kasi sinasas kaya sa dahil yun, may mga pumunta missionary doon. Hindi na pinaliwanag na yung mas lahat-lahat ng bagay doon. Pero iba, oo. Oh. So, tinutulungan namin ng missionary, so, punta doon, mag-preach. At parang hindi ko gusto, minsan parang makamalimus na. At, binanggit din yung mas nalito yun, kasi nung pumunta sa US, nakapunta na US, mas nalito yung mga ilang beses. So, pero siya na nagsabi. Kaya nag-gets ko yun eh, sabi niya, hindi makalimutan sa paulit ko din siya sabi. So, na-realize niya daw, yung mga Pilipino, parang namamalimos. So, parang hindi, pero parang, ibig sabihin, halo, may compromise, okay? Kaya sabi ni Pastor noon, na-experience siya, isang yung huling punta niya doon, kasi nga, ang dami niya eh, parang ginagather kayo, parang kayo namamalimos doon, hindi naman namamalimos, pero parang ganun eh. Kasi hindi ka naman uuwi ng walang pera. Tapos ang lagi siya sabi, magkano ba kailangan nyo, ganyan, ganyan. Eh, na, siya pa yung nakitawag. Sino dito, ano? Ikaw! Tinawag si Pastor dito. Itayo siya. How much does a Filipino missionary need to... So, ano, yung mission field. Magkano sa Tagalog, yung ano kailangan mo? Isang buwan. Kasi mas to, medyo ano na siya to, kahit paano. Basta parang ilang taon na din church siya, di ba? So, meron na mga pattern na yata. Siyempre, nagsabi na siya ng ano, ng presyo na tansya niya, di ba? Parang sabi niya doon, 25,000 pesos. Medyo ano na yun. Ikaw na may anak ka pa, di ba? Ang anak ni Pastor doon, parang 6 na ata, 5 pa lang. Sabi niya, 25,000. Sabi pa naman ang mga kano, it's too much! Too much! Hindi na pahiya siya ngayon. Doon niya lang daw na-realize na parang tayo namamalimos. So salamat naman, sinabi niya nga sa amin yun. Kaya bilang mga member, nag-iisip din ako noon. Kaya kahit wala akong balang pastor noon, inaaral ko yung pananampalataya kasi nga, ano mag-iaral ko natin dito. So doon ko na realize, itong may kinalaman sa ating ano, kung ikaw ay dependent pala sa pera ng ibang tao, iba yung dependent, iba yung tinutulungan. Ha? Katulad nung lahat na po nag-support sa atin ngayon, okay, full disclosure, dalawa lang naman. Okay? So, Pastor Lito, 3,000 naman. Malaki ba yun? Pastor Ray, 1,500.
So siya yung unang-una nag-support sa atin. Pastor na yung mahuli. Automatic yun. Hindi pa kami nag-start dito daw, nangako na. Okay? So sabihin, wala kami pinag-usapan. Hindi ako namalimu sa kanila. Okay? At nung ako'y mission dito, hindi ako dependent. Okay? May support o wala, mag-start na tayo. Ganun mo yun. Kahit na yung independent. No? Kaya bilang po natin ang ating church anniversary dito, kasama yung mission. So sabi din ako ni Pastor Rito, di ba? Ganun mo yun. So pwede mo after establishment, the ordination, organization. So na-organize mo tayo ito 2021 lang. Pandemic na. Kaya nag-umisa tayo dito 2018. Okay? So ganun po yun. And then, minsan nakaka-receive dati ako sa BFP 500 a month. Pero hindi na kayo consistent. Ewan ko kung dahil dahil na. Okay? So na-ended dati kay Pastor Mateos 500 a month din. Namatay si Pastor Mateos, wala na. Yun lang. And then yung ating sponsor sa Alahala, wala po tayo itong monthly allowance. Pero dati binigyan tayo ng 4,000 for 5 months. Okay? And then pinulawa tayo sa renovation doon, umabot din ng 18. Yung malaki din, no? Pero may wala na. Okay? So yun, kung sinasabi to. Kasi sa pagdating sa pagiging autonomy, hindi ka makakapamalakad ng isa parang bahay. Lumayas. Umiwalay ka na, nagpakasal ka na. Ihingi ka ba sa magulang mo? Pwede, pero nakakahiya. Pangalawa, hindi sila obligado na pakihingi ka sa mga ko. Okay? Kung saling humingi ka, tulong yun. Humingi ka na tulong. Hindi yung umuasahang oo lagi sila. Okay? So, ganun din sa church. Okay? So, ganun po ang baptist pala. Actually, yung balikan ko lang yung number 1 para naalala ko sa number 2. So, yung Bible of the Soul Authority for people. Alam ko na sa Diyos yung bakit. Kasi nga, hindi tayo pwedeng abusuhin ng kahit sino. Lalo na, alam natin ang history ng Catholic. And then, of course, yung mga binabanggit, mga Muslim. Nasa kanila yung kapangyarihan dahil lang sila yung leader at the moment. Salamat sa Panginoon, in-expose niya yung mga leader-leader nung panahon nila. Right? So ngayon, kung ang Bible ng authority natin, malaya tayo. Takang galing sa Diyos niya kasi wala siyang pinaburan. Ang pinaburan niya, sarili niya, kasi Diyos siya, tsaka palilis ka naman siya. Amen? So alam mo ngayon, number 1, galing sa Diyos to. So dito naman tayo sa number 2 ngayon. E bakit tayo alam natin sa Diyos na naman to? Kasi wala, again, siyang pinapaburang isang tao, isang grupo ng tao. Kasi anytime na umalis tayo doon, salamat sa mga natulong sa atin. Okay? May utang na loob tayo sa kanila, pero hindi yun parang Pilipino na utang na loob na forever na, okay? Parang ganun sa magulang natin, utang na loob tayo, pero bandang uli, palayain nila tayo, at wala na tayong obligation sa kanila na katulad ng obligation natin kaya sa pamilya na natin. Okay? So of course, ino-honor natin sila, bigyan sila ng makapunta sa kanila. Pero hindi po, iba pa yung obligation eh, okay? So ganun din po sa church. Pag bumiwalay tayo, autonomous na po yun. Nakita ko sa Diyos talaga ng bakit. Kasi, ang naitataas, pag autonomous ka, may tataas na ba yung pinanggalingan mo? Hindi na kasi putol na eh. Again, nandun yung paggalang, pagpapasalamat, okay, tayo na, hindi na tayo ng pastor. So may mga konting difference tayo doon. So kung ayaw nilang pag-usapan, hindi huwag, gano'n tayo. Pero hindi natin sila titirahin na mabastusin natin. So pinapasalamat natin yung mga natulong nila sa atin. Hindi ko na may identity yun. Galing ako doon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa akin. Pero, yun na yun. Putol na. So maganda doon, asa ngayon tayo, sa Diyos tayo aasa na ngayon. Katulad niya, napag-ilag sa inyo, 5 years pa lang tayo, pero ang dami ko natutunan dito na lang. Dati, kwento-kwento lang, may turo, practices. Ang dami doon, di ko alam exactly paano gagawin. So kaya dahil sumunod lang ako, by faith, okay, sige. Parang alam mo na yung Bible, alam mo na yung panampataya ka na, at may means ka na rin, okay.
nag-qualify ka naman, o din sa 1 Timothy 3 and Titus 1, okay ka na. O sige po. Yung ibang detalye ng ministry, doon mo na matututunan pag ikaw ay sumunod na. Okay? Kaya yun, autonomous ka na. Okay? Ganun ang tamang church, ganun ang Baptist. Ngayon, may mga nag-creep in pa rin. Parang yung sabi ng daddy kanina, yung mga Muslim na yan, kunwari yan, sabi siya, pareho tayo, yung Yeshua, pareho tayo. Para lang kung syoka-syoka ka, masyado kang baguhan. Pareho lang pa na tayo eh. Hindi, okay? Ngayon, yung pag-autonomous ka na ngayon, siyempre, ikaw na yung mga nagot sa Diyos directly, kung ikaw yung pastor. So, pag may mali, may konting mali sa pinanggalingan mo, wala ka namang sundin mo yun dahil lang nanggaling mo doon. Hindi ganun. So, balik tayo sa number one, sole authority in Bible. Pag sinabi ng Bible, mali yung pinanggalingan mo sa ganyang bagay, hindi mo kailangan i-adapt kasi nga autonomous ka na eh. Nakita niyo yung connection. Kung hindi kang makahiwalay dyan dahil sinusuportahan ka niyan, at pag may sinabi kang isang, hoy, ano sinasabi mo dyan? Naka-live pa tayo. Okay, hindi tayo naka-live. Ano, state public po yan, di ba? Ilalatala natin sa public space. Anong sinasabi mo dyan post-trip, ha? Anong sinasabi mo people of God, eh, mga Kristiyano na, hindi mga Israel. Sige, totoo lang, support mo. Kung ganun tayo, hindi na tayo depende. Ito nga ba yun? Okay. So, ganun po yan. So, isa-isa natin, hindi ka nang panggit dito, pero pwede nyo lagay dyan. Lagay nyo dyan saan tayo independent. Una, lagay nyo na sa pera, finances. Saan tayo independent sa mga ibang judgment, no? Yung mga judgmental pag-decision. Lagay nyo dyan. Decision making. At may kinalaman sa church. Okay? Lagay nyo na and others. Kasi autonomous na eh. At sa lahat na. Kung lalapit man tayo, last time, lumapit ako yung pastor, sinitatanong ako. Okay? So, parang Bible din. Sa Acts 15, nagkaroon ng conference. No? Kasi may pagtatalo. May pagtatalo sila, yung mga Judaizer, dinayari yung mga Kristiyano, yung mga Gentiles. Eh, ganun din naman, ang ginawa lang ni na James at ni Peter. Kung alin nakasulat sa Bible, yun yung sinabi nila. Inunterpret lang nila. So, kailangan ba natin ng conference para malaman yung kalooban ng Diyos? Pero makakatulong. Nakita niyo yun? So, maring meron, maring wala. So, iba, masyado matulog nga ni Pink Springer. Hindi naman siya, ano, pero okay din ko yun. Pero medyo sold out sa Bible school. Lagi sinasabi yun. Kasi matutulungan ka, mga batang preacher, pag nag-aral ka sa Bible school. Totoo naman, kaso nga, ang problema doon, una, wala sa Bible, hindi ng authority, ng faith and practice. Kung kailangan ng churches kayo niya, bakit wala sa Bible? Tama? At ang na-observe natin, yes, nakakatulong in a way, pero nakasira din. Bakit? Kasi katulad niyang mga ano, ang nag-start na lang nila, ang nag-sponsor na ng mga churches, ang nag-send ng mission, yung Bible College na. Paano tama ba yun? Ano yan? Kaya ibang ginagawa, yung pangalan ng Bible College, yun ang pangalan ng church. Wala sa Bible yun. Bandang huli, yun yan, hindi na biblical, isang compromise will lead to other compromise. Ganun po yan. Kaya, we are big on this. Actually, ito lahat ng distinctive. So, hindi Bible to, pero nasa Bible to. Okay, hindi ni-rive natin, hindi napansin natin over the history. Baptist churches, ito yung nag-distinguish talaga sa atin, na hindi nila magaya. Kunwari, gagayahin, they will fall short, kasi hindi na kaya yung sabihin, Bible lang ang authority natin, Catholic, kasi nga, obviously, hindi. And then, ito yung pinaka-binabag ko kanina, hindi nila kaya gayahin to. Paano mo gagayahin to? Sabi ng mga iglesia, mayroon kaming lokal lang San Mateo. Lokal lang ganyan, dating doon, may lokal. You know, may hierarchy pa rin. They answer to the headquarters nila. Iglesia ni Manalo, of course, sa Quezon City, sa Central, yung Ira. Okay? Dating-dari, huwag ba? Saan na sila ngayon? Apalit. Pampanga. Okay, dyan pala sila.
lang naman si Dani. Pero hindi ko nakikita nagdidibati si ano, Rizal. Hindi, TV pa rin sila. O dapat tawag sa kanila, ano, the cult of TV. So yan lang ang kanila, ano, Banalo. Kaya yung mga yan, yung cult eh, sila maka, ano. Kaya hindi sila maubo kung, may, kung wala sila, pinaka leader. Kahit may mga local, ano yan, churches. Hindi sila makayo, hindi nila magagaya to kasi wala naman sila Holy Spirit eh. Tsaka kahit yung ano nila, magaling lang yun sa kung anong kalokohan, siguro kasi nalala yung kalokohan kay Satanas. Kaya ang galing, di ba? Kaya ano yun, ganun talaga ni Suryano. Eh hindi kasi kayo ligtas eh, kaya hindi nyo malaman na hindi pa naggaling yun. Sa hindi kayo conference dyan eh. Okay, so i-contrast natin ha. So baka hindi nyo panitindihan ang gusto yun. I-contrast lang natin sa mga... I-compara natin sa mga malalaking corporation. Again, Catholic. Sino pinaka-top nila? Pope. May Papa. Which, blasphemous. Kasi nga, sabi sa Bible ni Jesus, call no man your father. Okay? Lalo mga religious leader yun. Sa kanila, Pope. Yung sa'yo yung Pope, Papa. Okay, ano ba yung mga sinabi ko? Sinabi ko lang po na sa ibang word, politics, and holy father. Politics. Father, actually, papa lang ako. Inaaral ko ngayon yung Greek. Pag sinabi, ano, priest pala yun. Papasa, priest sa kanila. Pero still, ano yung father? Father ang pope. Holy father, yun na yung another, ano pa rin yun, tawag sa pope. Pero verbally, sa injury ng pong papa, father. Isa-kin, last minute, sa Manila na sinabi ng Jesus na huwag yung gagawin. Ginawa nila. Kasi nagpakailan po nila. Sila yung authority. Okay, yung building the Bible. Ganun din yung corporation. Again, pag corporation, hindi po masama yan sa military, kailangan po yung chain of command. Okay, kasi kahit sa mga corporation, hindi gagana yan pag yung pinakamababa ang mag-uutos, yung pinakamataas. Mas mabilis ang yun, chain of command pag gano'n. Ang problema doon, sa mundo okay lang yun. Kasi nga, mundo, di naman natin ina-expect yan na pure. Ang laging may corruption po dyan. Sinunagyan ng corruption kanina. Yung dalawa, di ba? Yung mga Muslim, dati kwento lang. Hindi lang kwento yun, totoo yun eh. Kaya po ngayon, yung mga Amerikano, huwag nyo sabihin Kristiyano, mabuti yan. Nagkutsabahan din yan. Hinayaan nila yung mga yan. Kasi nga, pumunta tayo sa another seminar natin. Hinayaan lang nila yung mga yan. Alam nyo, may mga missionary gusto mag-mission dyan eh. Tinulungan nila yan kung gusto nilang, ano, pwede nila sabihin na, o sige, tulungan namin kayo, papasukin nyo itong mga missionary. Ba't din nila ginawa? Wala sila pakailan sa Muslim. Hindi din nila gusto yung mga yan. Kaya ngayon, gamitan lang yung mga yan. Yun ang totoo. Ngayon, ngayon na pa. So, hierarchy, corporation, hierarchy, and hierarchical. Hierarchical. So, yung sabihin, mas mataas to, may mas mataas dyan, may mataas dyan, may mataas dyan. Ang pinakamataas. Sa Mormon, ganun din. Ang tao nila ng prophet, ganyan. Diba? Sa Iglesia ni Manalo, ano ang tao nila? Hindi, yung pinaka... Limutan ko, basta may tabi sila dyan. Kay Manalo. Punong ministro ba? Parang gano'n na. So, Pistoriano, walang brother lang kami, brother. Walang brethren. Pero, in the first place, ba't nagsumasagot yung mga local sa mga mas may headquarter pa sila? Sa tayo, wala tayong headquarter. Okay, mga hanapin. Ano sa mga headquarter ng Baptist? Wala na, di. Sabi nga sa ilo, kaya tanong ko si Iban. Hindi ko makakilala yung pastor niya eh. Ganun ang Baptist yung sabihin, pag ano, talagang kalimutan na yun. Kasi kaya, alam mo na yung gagawin ko dito, hindi ko na kailangan makakilala yung mga yan. Kaya pwede, kung fellowship lang o something. Ako nga, hindi ako big sa fellowship. Kasi nga, alam mo na yung gagawin ko eh. Kung magkakatulungan, kung merong problema dyan na talagang totoong tulungan, kung wala compromise, sige ba? Problema, di ba? Pero bihira kasi yun eh, kasi napansin ko. So wala tayong kailangan sa iba, and therefore, so naman tayo, kung maraming baptist, yun na yun. Hindi tayo kailangan, obligado mo ipag-isa sa kanila. Right?
At actually, may babalatan pa nga tayong mabaptis. Kasi nga, pag nagkamali, parang si Pedro tsaka si Paul, Galatians 2. Eh, sabi ni Paul, pinira ito, mali ka eh. Ayun, pinira niya. Salamat naman kay Peter. Eh, humble din, di ba? Alam niya, mga, mali pala ako kahit ako yung first pope. Then, sabi nila first pope, pero hindi. Sabi niya, mali ako. Di, okay? Question. Dito ko na kailangan si Prince String. So ako po ay yung mga ibang Baptist distinctive kasi may mga malinaw po dyan verse. Okay? Pero itong number 2 na ito na importante, wala akong nakikita ang binigay ng iba. No? Pero akong naalala ko lagi lang dito sa 1 John. 1 John kung saan naalala ko siya, binabasa ko yung Bible. Nag-struck sa akin yun eh. Sabi ko, si John, bakit si John? Bakit siya pinagbabawalan ni si Leon? Ano kong tango pa doon? Si Gaius yung okay. Peter Jimmy. Yung love the preeminence. Ang preeminence dapat si, ano, si Jesus eh. Diotrephes, okay? Si Diotrephes, kahit sino pa siya, pambira, apostol si John eh. Bakit niya pagbabawalang ano, bumasok? So parang pag kinuha niya yung context dito, parang gusto niya nga siya yung bida. Eh, paano niya gagawin niyo kung hindi sila independent? Diba? Isa lang ang dahilan bakit niya kayang gawin niyo. Kasi ibig sabihin, wala nang pakialaman ng mga church. Okay? Guess diba? Kung katulad niya ang Catholic na yan, o kaya kay Soriano, pag may go against dyan, kahit CCF, di ba? Kilala kami yung CCF, may insider kami doon. So si Sir Alex, nagtuturo siya ng iba doon, pero pag natulugan siya doon, di ba? Kasi pwede doon, huwag ka go against doon sa ating hierarchy, di ba? So number one, okay, yan naman, wala kong wala dyan, sarili ko lang yan. Pero ngayon, ito si may binigay dito mga dahilan si Ben Springer na kunin din natin. So, tama ito eh. Ganun din basically, hindi siya verse na malinaw, pero ma-obserbahan mo. Bakit? Alala niyo mo sa 1 Corinthians. So si Paul ay nag-establish yung mga church, pero nung in-establish niya, iniwanan niya na yun eh. So bakit makikiusap pa siya sa mga elders na 1 Corinthians na tiwalagin yung mga tao, yung ano doon? Yung tanong, kung may authority siya doon, still, at still may authority siya noong panahon na yon at siya yung pinakamataas, hindi na siya pinakamataas at isa sa mga boss. Hindi niya kailangan pa kayo usapan yun. Sabihin niya lang, oy, tiwalag na yan. Nandiyan niyo ba? Pero hindi, ang kailangan niya gawin, yung mga pastol, sinabihin niya, ganito ang dapat niyong gawin. Tapos, inaano niya pa, pinagalitan niya. Pero hindi niya pinilit. Bakit? Kasi autonomy of the local church. Iniwanan niya rin yun, sila magdi-decide kung anong dapat nilang gawin sa sarili nila. Mga member. Amen? Amen. Kaso naman, hindi ko makita. Ano pa? Ganun din, kay Paul. Napag kita rin kanina, kay Peter. So sinasabi nila sa Peter, ay Pope, ano si Paul? Evangelist. Okay. Sinend siya from Jerusalem Church eh. Okay. Pero, kung nagkamali si Peter, Hoy! Kapapanapan! Diba? Sabi niya sa Galatians, ang sabi, I withstood him to the face. Bakit? Kasi yung kasalanan ni Peter nung panahon na yun, nakakatisod. Kasi nagkukunwari na siya, pagkasama niya, mga Ojo. Hoy, Ojo. Tapos tayo sa mga Gentiles na yan. Ha? Pag mga Gentiles, mga kapatid, ay, may dumating. So, may pagkahipoko ito si Peter. Kaya sinabi ni Paul, di pwede ito. Sabi ni Peter. Tingnan na natin. Ano ba ako? Yan. Yan. But when Peter was come to Antioch, I was in the face because he was to be blamed.
may mali siya, kailangan siya pukin. May mali siya eh. Sabihin dapat, malaman ng tao mali siya. Yung ginawa niya, pag sinabing disciple, nagkunwari. Gusto mo ganun sa church, mga church leader? Yeah, kaya mga Muslim na yan, ganun eh. Kunwari, pareho lang tayo. Actually, di tayo pareho. Tayo pareho din. Hindi, pareho. Pagkaharap mga Kristiyano, para tanggapin sila. Yan. So, hindi pwede sa Kristiyano, amen? Mali ka, mali ka. So, yun na tayo. Hindi ko makita, sorry. Eto naman, eto. So, kahit daw yung conference, no? Ito yung sabi ni Peter sa last na to sa dito sa number 2. Ito ka. Galatians 2:6. Ito yung sabi ni Paul sa mga church leader. But of these who seem to be somewhat, hindi niya pinangalanan eh. Kaya sabi yun, ano yung somewhat? Uy, may dating to, uy, may position to, uy, may ganito yan. Uy, ganyan, so, pilala niyo ba si ganyan? Uy, ganito yan, anong ganito? Specify mo, hindi, basta ganyan yan. Kasi may pagtingin yung tao sa kanila. Ano lang yan, Fred mo yan, James yan eh. Sabi si Paul, kahit ano pa yan? Whatsoever they were, it make no matter to me. Walang pakialam doon. God accepted no man's person. Walang pakialaman dyan ng Diyos, wala din akong pakialam. Tapang nito eh, no? For they who seem to be somewhat, parang meron silang ano, in conference, added nothing to me, wala naman ang pakilabang dun eh. Ito yung simple eh, no? Pero sa yung ano natin, yung sabihin, talagang walang hierarchy sa New Testament church, eh, unless kinoreksipon ng sa ganyang bagay. Kasi hindi eh. Takot sa kanya si Peter kasi tama siya. So pwede natin ngayon, i-adopt yun at patuha ang reference na autonomous ang New Testament church, ganoon din tayo dapat. Okay? So, dagdagan ko pa ito. Ano yung mga pakinabang dito? So, isa pa nakita ko ganito. Kumpara natin yung sarili natin sa mga kulto. For example, yun nga, ah, si Pong, nagkamali si Pong. At siya yung pinaka-pinaka doon. Kaya siya daw yung the vicar of Christ, representative ni Jesus sa lupa. Eh si Jesus din nagkakamali. Eh si Pong nagkamali. Madaming beses. So, kung sila tunay, bagsak na lahat ng Christianity. Wala? Kaya kung nakasal ako pag may kinig ako documentary, pag sinabi lang Christianity, ang isip din actually na Catholic. And the Christians have the crusade against the Muslim and the Muslim against the Christians. Kasi yung Baptist doon, wala. Hindi tayo may magpapatayan para sa lupa. Amen? Dahil tagalangit tayo eh. So nakakasal, pero yun nga, intindihin natin, limitado ang kanilang pangunawa sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Okay? So nangintindihan niyo ba yun? Sinatakin natin yan po sa Teacher's History Seminar. Hindi tayo galing sa Katoliko. Hindi tayo Protestante. Dahil tayo mga Baptist. Question ba? Autonomy. Yabang naman ang mami yan. Handle ka lang dun eh. Kaya po yung term na bishop, okay, makikita natin, mabalikan natin ito. Sa Catholic po yung bishop, hindi yan iba sa priest. Iba yan. Amen. Sa Bible, yung bishop, tsaka pastor, tsaka elder, isa lang. Ganun din siya sa Bible. So pag may hierarchy ka, dapat may ibang tawag sa'yo. Ganun sila eh. Eh sa Catholic, ano, priest, bishop, papa, archbishop, ano ba, cardinal, ewan ko yung exact na kasunod-sunod na. May cardinal pa, yung mga cardinal, yun na yun. Pope na next nun. Okay? Hindi nagkakamali ha. Si Tagli daw, parang... Cardinal Singh, patay na. Tama-tama sa kanya yun, diba? So, may question po ba? Mas effective ba to? Yan, tanong. Ay, sabihin nila, tama na, nabagitan sa military, sa corporation. Mas maganda, may chain of command para
Yung sinabi dito, ikakascade dito, and then mabilis na. Eh, ba't hindi siya ganun sa church? Diba, ako nagtatanong para sa inyo, inisip niyo ba yun? Bakit niyatin i-adapt yung gano'ng hierarchical system? Para lumaki din tayo, katulad ng mga actually, mga G12, ganun din yan. At yung mga CCM. Kung nakinabang pala sila doon, ba't niyatin gayahin? Last survival, very good. Una, babalik tayo sa kanina, hindi pre-practice yan. Ayan na, nakita natin. Kung yan ang the best time practice natin, eh, pinakita sa atin yan sa Bible, nung Pakidon. Okay? So, yan, number one. Ano po? Ano pa kaya? Nabanggit ko pala kanina, hindi ko natuloy, no? Ibig sabihin ko doon, hindi kasi nasulat eh, madali kang pabagsakin pag meron kang isang ladder lang. Okay? Pag bumagsak yung taas, damay lahat. Okay? Eh, pag autonomous, paano mo mabagsakin yun? Diba? Bumagsak man yung marami, yung isa, nag-umpisa kay ano, Jesus. And then, nahati, inahati, nag-multiply. Kasi yung original, nanatili pa rin naman. Ngayon, sabihin natin yung original ay na-corrupt. Kasi namatay na yung mga tapat, mga kapatid, leader, parang Israel din, namatay na, nag-corrupt na sila para sa Revelation 2 and 3. Sabi ni Jesus, pag di kayo nagtapat, kukunin ko yung candlestick being the church. So kahit nagtitipon pa kayo dyan, club na lang kayo, hindi na kayo church. Sa paningilan ng Diyos. Pero, nag-branch out na kayo eh. At autonomous yun. Wala na silang dependence sa nauna. Kahit nag-corrupt na yung iba, may sarili na silang pamalakad. Amen? So maganda bang pattern yun? Magandang structure ba yun? Autonomous? Yes! Alam niyo mo kahit sa tech, ginagamit niya sa amin, alam niyo ba yan? Patay ng tech muna. Totoo po yan, alam niyo sa tech, sa networking, hindi sa technology nga, sa internet. Dati, ang uso sa mga application, mabilis lang po ito, sundan niyo lang kaya niyo. Sa mga application dati, laging bulk yan. Sabihin, lahat andyan. Pag sumabog yan, wala na lahat. Ngayon, hindi na gano'n, natawag dyan, distributed systems. Pag bumagsak yung Facebook sa US, meron pang Facebook sa Asia. Alam niyo ba yun? Yes. So, hindi ko alam yung Facebook, pero sample lang. Kasi isa sa mga big tech yan eh. Cloud ba yan? Ang Microsoft sa US, iba sa Philippines. Meron ditong local. So, kumukuha pa ng data doon, pero kinakash yan, record dito, tapos nagtatransact dito tayo locally. Gaya-gaya pala ito sa Bible eh. Oh! Marami silang ginaya sa Bible, maniwala ko. Kaya pagbagsakin mo ngayon nasa taas, boom! Matumatakbo pa rin yun, independent yan eh. May sarili silang oriente do, may sarili silang pagmalakad, may sarili silang network na local. May sabog na yung server eh. Ano yung server? Yung malaki computer lang yan. Eh, kaso may mga server din dito. Ganun din po yung church. Kahit pa mag-compromise na yung lolo-lolo natin, hindi natin alam kung tayo galing. Tayo, tuloy ang buhay. Tuloy ang misyon. Tuloy ang ligaya. So, problema po ito ng mga kulto. Dito na mag-aya itong gagawin nila. Ayoko sa kanila. Nag-compromise lang out of nowhere. Parang yung yahuwang ha. Out of nowhere, sa kayo nanggalik, sabi ko, ay, may sikreto. Banda mo na sinasabi niya, may isa raw doon, nag-research sa Israel, at siya nalaman, ah, ito pala yung pangalan. O, sige, mag-start na ako lang sa sarili niya. Ako. Tayo, meron tayo may point, at least tatlo, di ba? Nanggalik tayo sa Diadem, nanggalik sa Moraya, nanggalik sa Santa Mesa. Santa Mesa, nanggalik sa US yun, hindi nalak siya. Tapos yung duration ng buhay natin, alam natin. Parang ano, sino ba nagaling si Aiden? Ace. So inabutan mo yung generasyon nila. Hindi yung putok sa buho, tawag nila, di ba? Tama ba yun? Ano yung buho? Ha? Kawayan ba yun? Gusto ko yung gito, nagkakapawal na yun. Putok sa buho. Ha? Ano na?
batok sa buho. Eh ano tinatanong ngayon, alam niya na yun eh. Sino yan? Si Malakas. Si Malakas at si Maganda. Meet yun, di ba? Eh, mga tunay na churches, yung pinanggalingan niya, nagtapat muna sila, nagturo sila, hindi sila tipong nagpa-umpisa na sa religion. Amen? Nakikita niyo naman yung pangatawa natin, reliable po yung ating ano, heritage, baptist. Hindi ka mahihiya dapat dito. Naging ano ka, pasalamat ka pa. Alas 11 na po. Tapusin ko na po itong pangatlo. Meron kayong tanong. Question. Ito sa autonomy. Paano ka magiging ano? Paano yan? Paano mo malalaman yung mga ano? Ano? Ito ha, kaya nga nabagit ko yung ano. Na, nasample lang po yan. Meron kami mga sabi ko sino. Pero basta, feeling ko kasi ano eh. Hilaw na hilaw. Nagpasto, nag-vision. Hindi lang binata, pero mag-aasawa pa lang. Ganun. By faith! Ginamit pa yung by faith na. Anong faith kanino? Inaral mo ba yan? Basta naniniwala ako sa Diyos. Muslim, naniniwala sa demonyo ka, naniniwala lang ng Diyos. Hanggang ganun. Maganda mo yan. Don't faint the church in your family. Pati sila sira para ng palataya sa Diyos. Kasi ikaw, Christian ng Christian, hindi mo palang ginagawa mo. Amen? So what happened? Hindi naman sa ano, pero parang gano'n na rin. Hindi mo pwede masabing ano eh. Minsan damay na rin yung nag-send doon eh. Sabi sa Bible, lay, ayan, knock it down. Pansit natin. So, laid no hand suddenly. Sabi suddenly, bigla-bigla, di ba? Ito po yung sabi kay Timothy ni Paul, no? We are laying hands suddenly on no man. Neither we partaker of the other man's sins if thyself pure. So, isa po sa mga term, no? Natatawag. Pag nagsesend ka, naglilayan siya, di ba? Sino nakatid ng aking ordination? Malay na ako doon. Pinaluhod pa naman ako ganyan. Alat na kayo ako, mga ganun. Pero, yes. Yes. Naglilayan sila sa akin. Amen? Yung isa doon, parang binibigatan pa. Hindi mo, so, hindi. Pero kaya ginagawa po yun, kaya gusto ko yung pag ginagawa, yung pasto na nagaganon eh. Anyway, saka nakatayo lang, di nakaluhod. Anyway, okay na rin yun. Anyway, isa sa mga term na ginagamit, oh, parang symbolic yun, parang kinakasal ka, eh, kayo naman ang isama. Pero ba't ginagawang gano'n? Sabi sa ating ceremony, parang maging gagalang-galang. Tsaka yung sabihin, ceremony yun, lahat pinaghandaan. Yung ceremony, yung date, yung pera, yung kain, especially yung mga imbitado, wiwitnessan yung kasal mo. Bakit? Importante kasi sa iyo yun, sana. Importante rin sa kanila. Yung ordination, ganun din yun. So, inililay hands, yung sabihin, meron siyang pinapasa sa iyo. Kung ano yung kapangyarihan na pinasa sa kanya, dito ba ito ni Dana? Yung sabihin lang ito, spiritual. Okay? Yung charge ng Diyos, sa likod ng Diyos, na ginawang pananiya, promise, pinapasa na kayo sa iyo. Kaya sabi ni Paul, oy, nandiyan ako okay, yung mag-send tayo ng mission. Kaso, wag agad-agad. Diba? Wag agad-agad. Tingnan mo muna yan. Ano ba yan? Ano klase ba yan? Check my
na madaling mamatay. Hindi, meron akong deserve dyan. Okay? Kaya na kayo lang ito. Kaya na mahirap sa seminar na matagal, no? Ang mobile. Isa na ako. May Timothy, di ba? So, huwag ka basta-basta mag lelehan, simsim, huwag ka masyadong mag-isesend. So, pag hindi handa yan, saan ka malang galing? Hindi ka ba tinunguan? So, damay ka ngayon. Ano sabihin mo? Kala ko, okay na siya eh. So, minsan gano'n talaga nagkakamali. So, pero yun nga, pahiya tayo. Pero, again, pwede naman i-repair yan. Pero, huwag mo atis gawing practice kasi siya. Kaya kasi namin dun eh. Ininstruct ka na rin bilang pastor na huwag ka mag basta-basta mag-sesend. Okay? Okay, so ganun din yun. So, pag independent churches, sabi natin talaga nagkamali ka or nagloko talaga. Kumari, si Sesed kasi yun nari, si Rapi. Rapi! Pastor ka na. Obo! Yung nagloko, kunwari lang ha. Lumbaba. Yung nagloko ano may mga kalokohan ng mga yan. Iba, nag-iba ng turo. Sumako sa Koreano, ano man yan. So wala na ako doon kasi tinuruan ko yun eh. Chinarge ko yun na magtapat ka sa Diyos ha. Opo, pastor. Parang anak din natin, ganun din. Nag-separate na yan. Pwede natin yan. O, pwede natin kaya pwede diktahan. At hindi ka rin pwedeng, tawag dito, hindi ka rin pwedeng i-demanda. For example, kung nagloko yan, o sino yung pastor niya, ikulong din. O sino ba tatay yung batang, ikulong din yung tatay. Hindi ganun. Kasi independent. So, panalo tayo. Ito yung panalo yung gawain. Magpapatuloy yung gawain. Hindi katulad na, kaya katulad yung kibuloy, dapat kulong na yan, di ba? Dapat yung nakulong. Ay, may ano na yun. Pare-pare loko-loko naman yan. Pero doon sa charge sa kanya, dapat kulong yun. Ay, lang, tayo na. Okay? So, maganda ba yung structure ng baptist? Napakaganda. Actually, ito yung structure ng Bible. Okay? Sabi ko kanina, tuloy natin. So, nakikita nyo bang hindi kayo geologs? Ha? Hindi tayo geologs dito, ha? The best to. Tapusin natin ito, galas 12, pero this time ay... Ha? May testimony pa ba? Brother James? Hello.